Si Cheryl Caballes, 36 years old at nireklamo ang asawang mama's boy dahil daw po sa wala itong pakialam sa pamilya nila. Okay. Ang laging nasusunod daw ay ang kanyang biyanan. Nanay nga po nito ni Christian J.R. Caballes. Cheryl! Hello po. Magandang hapon po. Anong edad na po ng inyong asawa? Kasal po kayo, tama? Opo, kasal po. 2019 po kami kinasal, ma'am. 3 years na po. 3 years na kayong kasal, pero matagal na po kayong magkarelasyon or nagsasama? Opo, matagal na po. Ilan po yung anak ninyo, ma'am? Wala po, kami sariling anak, pero may kanya-kanya po kaming mga anak na tig-apat po. Ano po itong reklamo nyo, ma'am, na ang inyong asawa na si Sir Christian na ngayon ay 41 years old na po, ay mama's boy pa rin? Opo, hanggang ngayon po, ano po, since nagsama naman po talaga kami, ganun po siya, ano po talaga siya, nung lahat po ng ano yung na, yung problema namin sa bahay, mga, lahat basta po, lahat na ano, yung nanay niya po yung nasusunod, yung mga, bawa may mga gagawin kami, kailangan niya po muna isang guni sa nanay niya kung papayag, hindi, ganun. Tapos yung mag-aaway po kami, lagi pong gagawin niya, magsusumbong po siya sa nanay niya, ngayon po, ako po minsan, wala akong kalam-alam, na ano ko na lang po na nagagalit po sa kanyang biyanan ko. Inaaway na po ako ng biyanan ko nang wala pong dahilan. Ilang beses po na po siyang tinanong, sabi ko, mama, sabi ko ganyan, ano po bang ginawa kong kasalanan sa inyo? Bakit po kayo nagagalit sa akin? Sinasabi po sa kanya. Narinig po yun ng mga kapitbahay lagi. Ano daw ang sagot ng inyong biyanan? Hindi po siya sumasagot. Basta ang sabi niya po sa akin, magulo kayo dahil kayo nag-aaway. Ano, mas mabuti pa ikaw, lumayas ka na. Lagi niya po ako pinapalaya. Ah, lagi kang pinapalayas. Mga gaano katagal na po itong gantong problema ninyo ng inyong biyanan? Actually po, ma'am, ano eh, tuwing mag-aaway po kami ganyan eh, ganyan po. Yung anak niya po, yung asawa ko po, akit, kasi up-down po yung bahay namin eh, kami po yung nasa baba, tapos yung biyanan po nasa taas. Ngayon po, tuwing mag-aaway po talaga kami ganyan, aanuhan na lang ako ng biyanan ko, lumayas daw po ako, paghiwalay na lang daw po kami kasi magulo daw po yung relasyon namin, lagi daw po kami nag-aaway. Never niya po akong tinanong na, ano bang problema ninyo? Yung po hinahanap ko sa biyanan ko, yung tanongin niya po yung side ko, hindi po yung puro side ng anak niya. Ang sabi niya po sa akin, alang ikaw ang kampihan ko, eh hindi naman kita anak. Yung po ang sinasabi niya lagi sa akin. Hindi naman kita, ano, ba't naman kita ang kampihan? Yung po ang sinasabi niya. Sige ma'am, may nasabi ka pa sa researcher namin, no? Ang opo. Iyong asawa na si Sir Christian ngayon ay may karamdaman. May opo. Sakit siya. Ano opo. Po yung sakit niya? Ano po, tuberculosis po. Gano'ng katagal na po yung sakit ni Sir Christian? Nalaman lang po namin yung sakit niya, ano po, yung February lang po. Ano pong gusto niyong mangyari? Kasi po, talaga niya naman po yung laging nangyayari sa amin. Yung biyanan ko, lagi po nakikiram sa buhay namin mag-asawan. At yung asawa ko, wala naman pong talagang sariling disyon. Simula po nang nagsama talaga naman po kami. Tapos konting away namin, magsusumbong po yung asawa ko sa biyanan ko. Kaya, tapos nung ito po huli, kasi tinanggalan na po kasi kami ng kuryente ng biyanan ko eh. Nung bayaw ko at saka po ng biyanan ko, tinanggalan po kami ng kuryente. Kahit may sakit po yung anak kong bulso, hinihika po yun. Alam po nilang hinihika yun, pero tinanggalan pa po kami ng kuryente. Sure ka ba, ma'am? Sigurado ka na talagang sinadya ng yung biyanan na tanggalan kayo ng kuryente? Sinadya po kasi po nung gabi, kinausap po ako nung bayaw ko. Nagsisigaw po doon sa may pintuan namin. Kumatok naman po siya. Sabi niya, pasensya ka na, sabi niya, kasi wala kayong pagkukusa, wala kayong sariling paraan para makabayad kayo ng kuryente. Tatanggalin ko na lang niya kasi pasensyahan na tayo. Sabi niya, kasi lagi na lang kayong ganyan. Sabi ko po sa bayaw ko, dapat sabi ko sa kanya, dapat hindi mo sa akin sinasabi yan. Dapat sinasabi mo yan sa kuya mo kasi siya yung lalaki. Hindi naman siya sabi ko nagbibigay sa amin ng pera na talagang pambayad ng kuryente o ano, bayarin. Sa pagkain nga po, ma'am, pinababayaan po talaga kami yan eh. Kayo po ba, ano pong trabaho nyo ngayon? Ngayon po wala po kasi kakalis ko lang po doon sa bahay noong April 5 po. Nung pinalayas po ako ng biyanan ko. May sabi niya po sa akin, nakapag-desisyon na ako, maghiwalay na kayong mag-asawa. Uy. Kasi wala na ipapakain sa'yo yung anak ko. Sabi niya po. Hindi ka rin nakapagtrabaho? Wala kang trabaho? Wala po. Sa bahay lang po ako. Paano yung mga anak ninyo? Tig-apat kayo. Walo yan. Paano kumakain yan? Dalawa lang po yung ma'am yung ano. Dalawa lang po yung nasa akin. Yung dalawang maliit lang po. At ano po yung gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Yun yung tinatanong ko sa inyo. Ayun po, yung gusto ko pong mangyari, ma'am, sabi ko sana, gawa po kami ng kasulatan na wag niya na po akong pakikinam ako. Halimbawa, ano po yung gawin ko. Kasi po, hindi rin po kasi ako, sa totoo lang, hindi po rin po ako basta-basta makakilos. Kasi po,
unang-una, pag halimbawa may ano po kasi siya, may pagkasiloso rin po. May makita po siya sa akin na kung ano, bigyan niya agad ng motibo. O paano naman po ako, paano ko mabubuhay po yung mga anak ko pag ganun, hindi rin po ako makakilos. Kaya sabi ko, hingi po ako ng laya sa kanya. Kung maaari po, mawalang bisa na po yung kasal namin. Kasi hindi naman niya po talaga kayang tumayo sa sarili niya pa. Hindi niya kaya umalis sa poder ng nanay niya. Hindi ba ito dahil meron ngang tuberculosis si Sir Christian? Hindi po, ma'am. Sa yung totoo lang po yan, ma'am, ano, nung may sakit po yan, hinahalikan ko pa po yan, ma'am. Yung kinakain po niyan tira, kinakain ko pa po yun, alam po ng biyanan ko yun. Mm. Hindi po ako nagdidiri sa asawa ko. Actually, nung time na po yun, kasi ganito po yung nangyari nung araw na yun eh. Nung gabi po, nangihingi po sa akin yung asawa ko ng nung Nate Love. Nangihingi po siya sa akin. Gusto niya po kasi dalawang beses. Nate po, Nate Love. Oh, Make Love? Opo, opo. O kasi baka sabihin nila, ako lang nag-iisip nun, Make Love? Opo. Tapos... Sabi ko sa kanya, sabi ko... Nangihingi siya sa'yo ng make love. Gusto niya kasi okay. Dalawang beses. Opo. Ngayon, kasi una po, kasi naawa na po talaga ako sa kanya sa tola po. Pinagbidyan ko siya. Kasi naawa. Matagal na po kasi wala nangyayari sa amin ngayon. Sa awa ko po sa kanya, pinagbidyan ko po siya ng isang beses. Eh, ngayon, gusto niya dalawa? Gusto niya po dalawa. Sabi ko ganyan. Kung gusto mo, sabi ko ng ganyan, kahit marami pa, magpagaling ka. Yung sa akin naman po, tama naman po yung inano ko sa kanya. Gusto niya po, sabi niya, isa na lang sabi niya ganyan. Alam mo namang ano eh, namimisakit na matagal ng ganun, ganyan. Ang dami yung sinasabi sa akin. Sabi ko, hindi nga po pwede. Sabi ko, maawa ka sa akin. Paano pag ako nahawa sa'yo? Paano naman yung mga anak ko? So, hindi nakaisa ulit? Hanggang isa lang? Opo. Tapos, ano nangyari po, pinagsabihan niya pa ako ng, wala ka palang kwentang asawa eh. Doon ka sa labas matulog. Maghanap ka lang tutulugan mo, sabi niya po sa akin. Okay. Nung umaga. Ngayon po, yung sa akin po, inintindi ko siya kasi may sakit po siya. Hindi ko po dinamdam yung sinabi niya sa akin. Kahit masakit po sa dibdib po yung sinabi niya. Na matulog ka na lang sa labas kasi ayaw mo? Opo, kasi wala daw po akong kwentang asawa. Okay, sige. Sir Christian. Opo. Gusto niya daw pong humingi ng kalayaan mula sa inyo. Sa akin po, wala pong problema yan kasi... Ako na mismo nagsabi dyan sa kanya na mag-iwalay na kami. Dahil ako, nakikita niyo ang kalagayan ko. Ayoko na rin maging pabigat sa kanya kung halimbawa sasama ako sa kanya ng ganito kalagayan ko. Siyempre, magiging pabigat pa ako sa kanya. Eh yung pagkain nga lang ng mga anak niya, nahihirapan siya mag-develop eh. Eh, ganito pang may sakit ako. Oo, yung may trabaho ko noon, yan, cargo ko yan. Kahit, ano, naibibigay ko sana kahit paano kumakain kami. Saka, sa loob ng, ang kinikwento niya na hindi ako nag-uubli kasi hindi ako naging, ano sa kanya, naging pabaya akong pamilya sa kanya. Hindi. Dahil, sa loob ng 6 na taon, hindi naman ho naghanap buhay yan. Ngayon nga lang mo ako nagkasakit ng ganito eh. 6 na taon po, wala pong trabaho si Ma'am Cheryl? Oo, hindi mo naghanap buhay yan. Ah, so kayo hindi po talaga sir ang naghahanap buhay. Hindi mag-apply sa mga ano-ano, hindi mo nag-a-apply yan. Dahil umasa na lang din po lang umasa sa hanap buhay ito yung takal. Okay. Sa tulong ng kapatid ko. Sir Christian, matanong ko lang po, no? Totoo ba yung binibintang sa'yo ni Ma'am Cheryl na mama's boy ka daw? Ang mga desisyon mo daw ay galing sa iyong nanay. Malabo kasi pinaliwanag ko rin yung sa kanya. Sabi ko, alam mo, magkaiba tayo ng kinagisip ng pamilya. Mm. Ang pamilya ko medyo may kaya ng konti. Dahil andyan yung nasa, ano, may tumutulong sa akin ng paano. Tsaka yung nanay ko, nag-iisa na lang to, wala. Patay na ako kasi yung tatay ko eh. Okay. O ngayon, siyempre, pag magkakapera yan, hindi naman pwedeng gastosin sa ibang tao yung pera ng nanay ko eh. Di ba? Ay, paano, tumutulong sa amin ang magulang ko. Ayun ang tinaano niya na nagiging palaasa ako sa magulang ko. Pag may hanap buhay naman ako, talagang nagtatrabaho ko ng maayos. Pag ganyan-kanya kami, asikasuhin yung anak mo, asikasuhin yung mga anak ko. Diba? Mm-hmm. Hindi yung pagsasabihan mo ako na hindi ako marunong tumayo sa sarili kong pa. Samantalang ramdam niya naman yung mga pagod ko nung nagsasama pa kami ng ilang taon. Sige po, Sir Christian. Sir Christian, gusto niyo po ba? Nag-vendor ako. Oo. Nag,
electrician, lahat ng trabaho ng carpenter, ng construction, pinapasok ko. Para lang sa kanila. Ma'am Cheryl. Oh. Oh. Ma'am, sinungaling po yan, ma'am. Alam po niya, magkasama po kami, nagko-construction po kaming dalawa. Ako po, alam-alam po sa sabi ko, hindi mapunta yung pera sa iba. Sabi ko, nagle-labor po ako sa kanya, nagagawa po kami ng bahay, nagko-construction po ako. Tapos yung nasa hala-hala po ako, wala po trabaho yan. Ako rin po yung nag-ano doon. Nagtitinda po ako ng ihaw-ihaw. Yung binibigay po sa akin ng bilan ko na yung mga damit na papahulugan, ako po nag-ano doon. Tapos nagtitinda rin po ako doon ng lumpia. Tapos kung ano-ano pa po. Huwag kasi nung aling JR. Sabi ko, napakasinungaling mo, tapos sabihin mo, yung sinasabi ko na, at totoo naman na hindi ka marunong tumayo sa sarili mong paa. Lahat ng problema natin, sinasabi mo sa nanay mo, tapos nagugulat ako, galit na agad sa akin ang nanay mo, wala akong kalap-alam. Bakit? Sige, tapos ko kayo ngayon, anong kinagagalit sa akin ang nanay mo? Naman akong ginawang masama sa nanay mo, tapos sasabihin nyo, wala akong ginawa sa pamilya nyo? Sir Christian, diretsong tanong, ano ba ang kinagagalit ng mama mo? Kay Cheryl, ang sabi ni Cheryl, pinalayas na siya ng iyong nanay. Ano ba yung kinagagalit ng nanay mo kay Cheryl? Sir Christian. Hindi naman po totoong palayas ang inano dyan sa kanya. Sinungaling kami. Ito po, usapin niyo yung magulang ko. Dahil yan ang nakakaalam kung bakit nakapagsalita siya ng ganun. Okay. Andyan ba si nanay? Nanay Rosalinda? Opo. Nanay? Opo. Opo, ano pong masasabi niyo po dito sa mga sinabi ni Cheryl? Hindi po totoo na pinalayas ko talaga sila. Kasi ganito po yun, yung nawalan na po sila ng kuryente, tinanggal na nga po nung anak ko, ako po yung binenga nung anak niya. Ngayon, sabi ko, total, sinabihan mo ako ng ganyan na parang, para bang wala kayong respeto sa akin. Sige, sabi ko, maghiwa-hiwalay na lang tayo. Sabi ko kay Sheila, kay Cheryl, maghiwa-hiwalay na lang tayo, magkanya-kanya na lang tayo. Total, nahihirapan ka na dyan sa baba. Kahit sabi niya, kahit pagkain daw ng mga anak niya, hirap na hirap siyang hagilapin. Ngayon, ang sabi ko, sige, magkanya-kanya na lang tayo. Umuwi ka muna dun sa mga anak mo at asikasuhin mo yung mga anak mo, sabi ko. Tapos, ito si JR, ako na ang bahala dito, tsaka yung mga anak ni JR. Yung sa kuryente, hindi mo siya sinadyang tanggalin? Hindi po ako nagtanggal noon. Sino nagtanggal? Yung anak ko po. Bakit? Yung kaninang kausap nyo. Bakit tinanggal ni Sir Christian? Kasi po, 7 months na pong hindi nakakabayad, kaya tinanggal sa suite. Pumunta po yung Meralco dito sa amin, sabi, puputulan na daw po kami ng kuryente. Ngayon, dahil 7 months na, ang sabi po ng Meralco, puputulan na po namin yan. Pag pinutulan po namin yan, diretso po bunot na ng kontador. Okay, sige na. Ayaw naman po namin mangyari yun. Okay, nanay, ganito na lang. Huling tanong ha, nanay, ayaw nyo na po ba si Cheryl para po sa inyong anak? Ayaw nyo na po bang magkaayos silang mag-asawa dahil kasal sila? Yung anak ko po ang makapagsasabi niyan. Okay. O, Sir Christian? Oo. Sir Christian? Hello po. Diretsong tanong, simple lang. Ayaw nyo na bang magkaayos ni Ma'am Cheryl? Ayaw mo na ba sa kanya? Hindi mo na ba siya mahal? Hindi na po. Hindi na. Nakapag-isip-isip na rin po ako na magpapagaling ako ngayon, ipopokus ko na lang po yung sarili ko sa mga anak ko. Dahil mga bata pa po yung mga anak ko Pero dati mahal mo siya, si Cheryl. Nung nagpakasal kayo, mahal mo siya. O dahil lang talaga dun sa pag-iiglesia ninyo? Hindi, binahal ko siya dahil, siyempre, kaya ako nga po ginawa yan sa kanila dahil ibinahay ko dahil mahal ko Ngayon, siyempre, habang tumatagal, doon na nalalaman yung tunay na pag-uugali ng tao Okay. Lalo na sa pagsasama. Okay. So, ganito, Ma'am Cheryl? Ito na.
Ito na yung sagot mo. Okay lang daw kay Sir Christian, 'di ba? Lumapit ka dito sa aming programa. Okay. Pero ang pwede ko kasing sabihin sa inyo, Ma'am Cheryl, is kung gusto mo na wala na totaling pakialam sa iyo, Sir Christian, kailangan mong kumuha ng annulment. Hindi po pwedeng isang kasulatan lamang sa barangay ang magsasabing wala na kayong pakialamanan. At kunwari nagkaroon ka ng boyfriend or nagkaroon ng girlfriend si Sir Christian, ay wala na kayong habol sa isa't isa, meron pa rin kasi kasal pa rin kayo. Pero sa ngayon, Ma'am Cheryl, pinapalaya ka naman pala ni Sir Christian at hindi nakikialam ang nanay niya. Ma'am, ganito po kasi yan eh. Maraming beses na po sa amin nangyari yan. Nakarating na nga po kami sa barangay niya eh. Dahil sa ganyang, sa ganyang kaso namin eh. Ngayon, pagka po yung nag-ano siya sa nanay niya, yung habawa, yung hahanapin niya na yung asawa niya, yung kailangan niya, kailangan niya sa akin, paghahanapin niya, bababa po yan doon sa baba, sasabihan po ako niya na, ano naman yun si mama eh, kahit anong masabihin ko, maniniwala naman yun sa akin eh. Anong kaya kailangan po, niya, ma'am? Pag kailangan, diretsahin mo na lang. Kailangan niya po ako, ganun po. Tapos, pagkailangan niya po ako, pagkailangan niya po ako ikama, ganun po. Ganun ang ano niya lagi. Ah, pagkailangan kanyang ikama. Sasabihin pa po niya na, si mama naman, wala namang ano sa akin yan eh. Kahit naman, anong sabihin ko. Pero ma'am, ganito. Kung yan pala ang iyong problema, no? Eh, ikaw naman ang merong desisyon yan. Katawan mo yan eh. Ito yung sinabi ko sa isa pang kaso dito sa programa at nasa desisyon na din po ng Supreme Court to, nadidiscuss din naman sa mga kaso. Ay, hindi naman porket po, ikaw babae ka, hindi naman porket asawa mo to. And this goes then for men. Eh, magiging property na kayo ng isa't isa. Hindi kayo pag-aari ng isa't isa. So, katawan mo pa rin yan. Pwede kang tumanggi, makipagtalik sa kanya. Ang tanong, ba't ka bumibigay? So, ikaw yun. Choice mo yun. Di ka naman niya pinilit. Kung pinilit ka niya, pwede ka mag-file ng marital rape. Halimbawa ganyan na, pinipigilan ko po siya, ayaw ko po. Ah. Ano po yan, mag-aaway, mag-iskandalo po. Minsan, sinisira po yung dingding namin. Tapos, aakit po sa nanay niya, magsusumbong. Anong isusumbong niya sa nanay niya na ayaw mo? Hindi ko po alam kung ano po sinusumbong niya kasi nungalingan doon. Kasi pag nagsasabi po ako sa mama niya, hindi naman po naniwala sa akin mama niya. Kasi ang katwiran po ng mama niya, hindi niya naman po ako anak eh. Yun po lang yung katwiran niya sa akin. Okay, so ganito na lang ma'am. Ang issue mo talaga, ayaw mong pinipilit na makipagtalik. Yan ba yun? Hindi po. Ang pinaka-issue po talaga na yung pagiging mamasbuy po talaga niyan. Ganyan po talaga yan. Okay. Sobra po pagkamamasbuy niyan. Alam po ng mga kapitbahay yan ma'am, alam po. Kung ano pong klaseng hirap ng dinanas niya sa kamay ng bayan. O, dihiwalayan mo na nga. Opo. Tapos na, okay na? Opo. O, diba? Tapos yun na, po. Hiwalayan mo na, mag-file ka ng annulment. At kung tungkol dun sa pamimilit niya sa'yo na makipagtalik, pwede kang tumanggi. Pag pinilit ka niya, mag-file ka ng marital rape. Isang kaso yon. Nung ano nga po, ma'am, last January po, ma'am, kasi okay po kami noong January. Tapos ngayon po, January 1 okay po. January 2 po, umuwi po yan doon sa mga anak niya, sa nanay niya. Ngayon, bali 10 days po yan wala sa bahay. Hindi po ma'am, ganito, kung gusto mo na kasing makipaghiwalay, bakit bothered ka pa kung anong relasyon nila nung kanyang nanay? Unless gusto mo pa siyang balikan. Hindi na po, ma'am. O, di ba? Kasi kung gusto mo siyang balikan, kakausapin natin si Nanay Rosalinda. Hindi na po. O, hindi, di ba? So, mag-move on ka na. Huwag mo nang problemahin kung gano'n sila ka-close ng nanay niya. Opo. Magkaiba kasi yun, di ba, ma'am? Opo. O, di ba? Tapos na. O, di ba? Wala ka nang iisipin. Eh, gusto mo nang umalis eh. Sabi ni Christian, okay lang. At Sir Christian. Opo. Pwede bang makiusap sa'yo na dahil daw eh gusto nang humiwalay nitong si Cheryl, wala na lang kalabitan. Eh, Sir Christian. Hindi mo kasi siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Pero Ma'am Cheryl, para patas Sir Christian ha. Pero Ma'am Cheryl kasi, ikaw din, di tumanggi ka. Kung pinilit ka, di mag-file ka for marital rape. Ha? Okay? Kayong dalawa? No. Oo, wag na. Maghiwalay na kayo, mag-move on kayo. Sana mag-file kayo ng annulment. Kasi hindi... Sabi niya, ayusin niya lang yung buhay niya, ayusin yung buhay ko. Tama. Kasi pareho kayong may anak eh. Tig-apat kayo ng anak, Sir Christian. At magpagaling ka na lang, Sir Christian, no? Sabi mo nga po kanina eh. Oh. Apat pala eh. Apat pala, di apat.
Ano yun, sir? Yung sinabi niyo po kanina na pa, patas naman pala kayo, parehas apat ang anak niyo eh. Oh. Oh, kaya nga. So, isipin niyo na lang yung mga bata. Okay, so, Ma'am Cheryl. Po. Okay na tayo ha, move on ka na. Apo. Nakausap ko na si Sir Christian, hindi ka na niya akagambalain. Ma'am, pwede pong gagawa po kami ng ano, ng kasulatan. Okay, anong nandun sa kasulatan? Hindi yung na. Ganyan po, yung ganyang assessment po, ma'am. Okay, sige po, pwede naman din po. Pero ma'am, yung kasulatan natin, para malinaw, dahil yun lang yung hindi ka niya pipilitin, makipagdalik, ganyan. Opo. Ha, pero yung sasabihin mo na walang pakialamanan, tapos later on, may magselos, gusto kang pailan ng kaso, karapatan pa rin ni Sir Christian yun. Hanggat kasal kayo, yun yung problema, ma'am. Pwede at pwede siyang mag-file ng kaso. Ganun ka din, pwede ka rin mag-file ng kaso. So, annulment ang solusyon doon. Yung kasunduan, yun lang. Yung hindi ka na niya gagambalain na pipilitin kang makipagtalik, okay? Ma'am, may isa pa po kung ano doon sa bilang po na yan. May isa pa po kung ano, yung dagdag po doon sa naging kaso. Yung tungkol po sa mga bata, ma'am. Aha. Ano pong tungkol sa mga bata? Kasi po yung inaano ko po nung sabihan ko po, kasi ganito po yun eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ma, bakit po yung ako po na wala akong ginagawang masama sa inyo, sabi ko, bakit po pilit nyo akong ginagawa na masama? Pilit nyo po, pilit po kayong galit na galit sa akin kahit wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Bakit po yung nandiyan sa loob ng bahay nyo, hindi nyo po magawa ng solusyon yung mga problema dyan sa inyo? Mga apo nyo, sila po mga bata pa po. Nagsisex na po sila yung mga anak, mga bata na yan. Yung anak-anakan ko po. Yung apat na yan. Ma'am, diretsong tanong, anong ginawa sa mga bata? Ngayon, kasi kaya ganito po yung ano eh. Talagang hindi ma'am, diretsong tanong. Kasi ang akin lang, kung galit na galit ka dito, ano yung ginawa? Anong masama? Yung ano po, yung dalawang batang anak po niya ni JR, yung dalawang lalaki, nagsumbong po kasi sa akin yung bunso. Kami yung dalawa po ng biyanan ko nakarinig na pinakikilaman po siya ng dalawang kuya niya. Ah, ibang usapan na yon. Yung po, isa rin po yung lagi nagdag ko sa ano. Pero anong kinalaman ng biyanan mo doon? Alam po niya yon na nang nangyayari po na hindi maganda siya sa loob ng ano niya, ng bahay niya. Seryosong alegasyon 'yan, ate. Sinasabi nga namin dito sa programa, no, hindi kami parang ano lang, usap-usap lang, tamang hinala lang. Opo. Yan hindi mo, yan kasi hindi mo siya sinabi sa aming researcher. Hindi ka namin nahinga ng ebidensya tungkol dyan. Pwede nating paimbestigahan yan. Huwag ka mag-alala, okay? Kung may nangyayaring ganyan, papaimbestigahan natin yan off-air. Okay? Pwede mong ikwento ngayon sa mga staff pagsalo nila sa'yo, okay? Kasi kailangan natin ng ebidensya eh. Naintindihan mo? Okay? Alright. Sige, Ma'am Cheryl. Sir Christian. Ma'am Rosalinda. Sasaluhin po kayo ng mga staff. Ikwento mo yan, Ma'am Cheryl, doon. Tignan natin kung anong pwede natin gawin para maimbisigahan yan, okay? No, ma'am.